Sa wakas, mga brothers on the wheel, pinakita na nga sa Inside Racing Moto Show ng Monarch Motorcycles at Skygo Philippines ang matagal na nating inihintay na moped scrambler. Yan nga ang Axis 125 ng Rato Motorcycle. Ito na ata ang kauna-unahang magkakaroon tayo ng isang moped scrambler dito sa atin, na siguradong magiging affordable ang presyuhan dahil ilalabas ito ng Skygo at Monarch Motorcycles. Kaya tumutok na, mga brothers, dahil ngayong episode ay pag-uusapan natin ang key features at specification nitong Axis 125. Alright! Get ready! Drop the beat! Una na natin pag-usapan ang body structure nitong Axis 125. Well, hindi nga ito isang typical na motorsiklo na makikita natin madalas sa isang kalsada, since uso na nga ngayon ang mga modern style scooter at underbone. Pero kung isa kang classic rider enthusiast na katulad ko, ay siguradong hindi na bago sa'yo ang isang scrambler na motorsiklo, dahil nga naglipana na ito sa ating classic culture scene. Agaw pansin agad ang pagka-berding kulay ng Axis 125 na parabang new flavor sa ating market, na sumakto naman sa forma at tindigan ng isang ito. Isa pa dito sa nagustuhan ko is yung scrambler setup ng tambucho niya, na for sure hindi ka ititirik sa mga baha at kahit tumawid ka pa ng ilog sa iyong adventure. At syempre, may heat guard na rin ito, mga brothers, para hindi ka basta-basta mapapaso o malutuan ng iyong yagballs. And of course, yung kanyang mapormang rugged look na mukhang heavy duty pagdating sa isang adventure ride, na talaga namang hindi ka iiwan mapa-on-road or off-road na takbuhan. Samahan pa yan ng malapad na scrambler handlebar at komportabling upuan para sa rider at pilyo nito. Meron na nga rin itong bracket grill sa ibabaw ng tangke para sa lagayan ng iyong bag at iba pang mga kagamitan. Pag sinabi nating dual sports, mga brother, na motorsiklo, aba dapat heavy duty ang iyong suspension setup. Nakatulad nga dito sa Axis 125 na may 105mm long stroke na twin shock, tapos oil type pa yan. At samahan rin ng mahabang telescopic fork sa harapan na may suot na fork boots. Hindi lang rin heavy duty suspension ang kailangan natin para sa isang off-road riding. Dapat naka dual sports rin ito, kaya naman ang Axis 125 ay kargado ng 16 inches sa likod at 18 inches sa harap na spoke wheel na may dual sports na goma, para sa mga takbuhan na on-road at kahit pa isabak mo ito sa malupa. At pinahihinto naman ito ng dalawang piston caliper disc brake sa harap at mechanical drum brake naman sa likod. Pagdating naman sa riding ergonomics nitong Monarch Axis 125, ay tsak magugustuhan ng maraming mga Pilipino riders. Bakit kanyo? Aba, mababa lang ang seat height nito na aabot lamang sa 770mm. Naabot naman sa katulad kong 5'4 in height lang, na kahit paano ay flat-footed pa rin ako nang sumakay ako dito, ha. Komportable at upright naman ang body position pag nasakyan natin ang motor na ito, at samahan pa yan ng retro finish na upuan para sa rider at pillion seat. Hindi rin tayo mahihirapang i-manage ang Axis 125 imaneho kahit pa sa mga off-road na takbuhan, dahil tumitimbang lang ito ng 113kg in dry weight at may taas naman na ground clearance na 180mm para kung sakaling may mga malalim na lubak o humps na akala mo ay bubungan ng bahay sa pagkatambok, sigurado hindi ito sasabit.
Kahit isa itong modern classic bike, aba hindi rin ito tinipid ng Monarch Motorcycles ang mga electronics at components ng motor, katulad na nga sa mapormang projector LED headlight nito na may kasamang rounded daytime running lights and simple yet very visible na taillight naman ang meron sa likod with the LED turn signal lights na rin. Single rounded naman ang speed meter ng Axis 125 na may color digital meter display and of course kasama na nga rin dyan ang mga basic switch nito sa manibela. Simple lang naman ang makina ng Axis 125 ng Monarch Motorcycles. Wala namang espesyal o arte-arte. Pero sigurado, bibigyan ka pa rin ito ng lakas sa pagiging 125cc engine nito. Habang nakakatipid ka naman sa fuel consumption kung sakaling gawin mo itong daily commuter bike or kahit long ride. Kayang-kaya nga sumagad ng motor ng 10 horsepower at 10 Nm of torque naman pagdating sa arangkada. Habang meron naman itong malaking fuel tank capacity na umaabot sa 9 liters at kayang kumonsumo ng 55 km per liter in fuel consumption. Kahit gawin pa itong carb type ng kumpanya. Pero syempre, depende pa rin yan sa mga kondisyon. Huwag niyong kakalimutan mga brothers. At isa pa sa importanteng features ng makina ng motor ay meron pa nga itong kasamang kickstart para kung sakaling malobat ka ay siguradong makakauwi ka pa rin sa iyong tahanan. Wala pa namang binigay na official price ang Monarch Motorcycles. Pero para sa akin, presyohan lang nila ito ng around 60 to 70k pesos. Panigurado magiging blockbuster ito sa merkado ng motor when it comes in modern classic category dito sa atin. At gaya nga ng sabi ko sa naunang motorsiklo na inilabas natin sa Monarch, ilalabas daw ng kumpanya sa mga local dealer ang mga motor nila around third quarter ng taon, probably mga July to September bago daw magpasko. Kaya naman may oras pa tayo mag-ipon at mag-isip-isip kung ito na ba ang susunod mong motorsiklo. Alright!